Hello guys, welcome back po sa channel and welcome po sa another vlog. And this time is isi-share ko po or isi-share ko itong nabili kong chainsaw. Hotishi daw ito. I don't know how to pronounce this one. Hotishi. Oh, Hotishi. Ayan, okay. So, kaya naman ako napabili talaga nito is kasi kailangan din kasi mag putot-putot nga ng puno din. At the same time, gagawin natin parang lumber, yung parang wood na talaga siya. Nabili ko po ito sa Tagbilaran City. Tapos amounting yata is 5,120. Pero nang nag-check talaga ako sa Shopee, around mura lang talaga yung mga ganito, mga 3,000 yata ito. Kasi I'm not pretty sure parang ano yata ito eh. Ilang inches ba to? I don't know where to look. 500 millimeter. But kasi millimeter pwede na lang inches eh. Pero pili ko mga ano to eh. 18 inches. Ah, nakalagay pala dito. Nakalagay pala dito guys yung ano. Yung kung ilang inches. Dito pala. Eh, 18 inches yung haba niya. So yeah. So I will be honest to you guys, hindi po ako marunong talaga nito. Attempt ko lang po 'to na mag-show kasi nga sabi ko nga I really want to share kung ano yung meron sa akin, tsaka 'di ba? Life experiences nga po talaga. And sorry din pala, meron pala akong pimple. Maiba lang. Okay. So ang nabili ko nga pala ng gas ito, unleaded. Nako po, napakamahal ng gas ngayon. Actually, parang feeling ko nga doble kahit compared sa Manila. Kasi, yung last audit, tumaas na sila. Then, tapos yung sa Ukraine war nga, another taas na naman. So, nakalimutan ko na yung price. Parang ano yata ito, mga 70-something or 80-something. Correct me if mali ako, okay lang naman po. Kasi di ako sigurado kung magkano na ngayon yung mga fuel sa Manila. So hindi ko na po siya inassemble at hindi po to parang unboxing kasi ito is parang sharing lang itong nabili ko. Tsaka tatry natin kung maganda ba yung or kung maganda ba yung performance. Actually hindi ko na naman alam or hindi naman din ako makapag-compare kung okay ba yung performance. Kasi nga this is my first time to use a chainsaw. So bahala na si Batman kung anong nangyayari dito. So, papalo ka lang po yung instruction based nga sa nakita ko sa YouTube. Sabi kasi sa YouTube is, ipalo daw itong parang indicator dito. Yung line ng fuel, tapos line ng 2T oil. Kailangan pala ng motorcycle oil daw according sa kanila. Ayan, 2T oil. So, kailangan i-mix bago ilagay sa chainsaw. Okay. So, lalagay na po muna natin. Again, hindi po ako expert ha. I'm just sharing. Kaya, huwag niyo po i-follow para po, akala naman is, ma-share ko lang. Pero, it's better to follow instruction po based po sa manual or sa website na mabibili niyo yung mga equipment or mga gadget para for sure na hindi kayo magkakamali. Ito is just for sharing lang po ito. So, ilalagay ko na po itong gas dito. Nabit niya na po yung level ng gas doon sa line indicator po for gas based po sa container po niya. By the way, unleaded gas nga para itong nabili ko kasi for machine nga po. Okay, ito naman po 2T oil. Tapos iba pa po yung 2T oil, iba pa po yung oil talaga.
So, ito nga. So, nalagay na po natin. And then, i-mix na po natin. Shake, shake, shake. Sorry guys, tingin pala sa background kasi ito daw yung pinaka-best na I think magandang place for now. Kasi parang hindi kasi bagay kung dun ako sa mayroon akong nature na background. Shake, shake na po natin. Tsaka may dilim din po sa pala sa bahay namin. Sa location ngayon. Ito actually yung ano namin, tambayan namin. Minsan dito kami nagbe-breakfast din or tanghalian kasi fresh yung hangin, sarap kumain. Tapos maliwanag din. Ayan, so na-shake na natin. Shake pa natin thoroughly. And again guys, thank you nga pala sa mga nag-subscribe. Tsaka again, sa mga nag-aalat ng time para i-vipo yung mga videos ko. Again, please leave a comment if you think meron pang mas magandang way to show or how to vlog or para at least ma-improve yung ano ko, yung mga videos ko. Syempre para din mas sa mga manonood para ma-satisfy po sila. So again, na going back po sa mixture, ito na po. Na-mix na natin. Tapos ilalagay na po sa babalan muna natin ito para maluwag po. Iyano ko lang to. Gusto ko lang sabihin to ah. Yung ano pala, kasi impromptu to. So wala akong class, wala akong script or whatsoever. Yeah, minsan if napapansin niyo para ako naglalag, naghahang yung kasi nag-iisip ako ng mga magagandang sasabihin. So, syempre kailangan magandang sasabihin natin. Tsaka yung positive way ba? Mga positive scripting yan, yan. Kumbaga sa call center nga, communication skill. So ayan, so this time lalagay ko na. Actually, medyo kinakapan din talaga. Hindi talaga ako marunong nito. Basta please bear with me na lang po. So ito, share ko at pakita ko lang pala tong yung ano. Dito banda yung fuel, mas dito ro yung oil. So lalagay na natin. Ayan. Wish me luck, guys. Matigas. Amoy natin para sure. Fuel niya, fuel. Ayan. Salagyan na natin. Ano, kalimutan ko pala mag-ano ng imbudo. Pero sige, hayaan na lang, try na lang natin. Push na natin. Nakikira pag walang imbudo. Teka, ano bang gagawin ko? Pwede naman pala. Diskarte lang. Ubusin na lang natin kasi ganoon din naman. Oh. Ayan na nga, umapaw pala siya. Hindi, pero yan, carry. So, make sure na inalak natin na properly. Pero dahil nga siya... Hindi, okay lang yan. Iyan na lang natin. Punasan na lang natin, just to secure. Punasan ko lang ng basamig. Para hindi naman siya pangiting.
By the way, ito nga palang brand ng chainsaw. Bali, maglalagay ako ng sa while may tawag dito, yung overlay background para maybe dito banda kasi may space pa dito eh. So, yan. So, after natin lagyan ng fuel, lalagyan naman natin ng oil, mismong oil. Again, wala na naman pong imbudo. Eh, this time, hindi ko na siguro ulitin yung ginawa ko. Kasi, kala, masakit. Ang higpit pala nito. Yan. So, lalagyan natin ng oil. Dapat talaga may imbudo next time. Pero for the sake of presentation, pupush ko na po ito. Ay, hindi. Hanap na lang talaga ako ng imbudo. So, pause ko lang itong video guys ha. Wait lang po. Wait lang po. Hello guys, ito na. Pagkaya naman pala ako lang imbudo kasi wala ako nakitang imbudo. At wala rin ako nakitang plastic bottle. So, lalagay ko na po ha. Wish me luck. Yan. So, yan guys. Nalagyan ko na. Actually, kinakabahan talaga ako. Eh, wala akong alam dito. Pero, experience is the best teacher po, mga kaibigan. Kung ano man ang mga magawa kong mali dito, tawanan na lang po natin. Ayan. So, ito na guys. This is it. Patry na natin. Okay. Hindi na ako marunong dito. Again, guys, tandaan nyo itong brand ha. Ito. Ayan. Patiche. Ganyan-ganyan pa yan. I-display natin ako. Sana mag-sponsor din to one day eh, no? Nakita. So, ito nga. Kinakabahan talaga ako. Pero sige, let's go. Let's do this. On. Teka lang. Maingay ito ha. So, please bear with me na lang. Ayaw man doon. Oh my goodness. Ayan. Ayan. Successful naman tayo na pander natin. Okay, so test natin ha. Actually, di ako marunong nito, so please bear with me. Kung may nakakatawa man sa gagawin ko, tawaran na lang po natin. Okay, so lilipat po tayo ng venue. Try po natin putulin yung tumbang coconut tree. At tawa na talaga ako. Actually, hindi ko alam kung ibablog ko ba ito eh, kasi nakakakaba. Pero sige lang, for the sake of content, sige, delay pa tayo ng venue, papost ko na itong video, or I mean, cut ko muna yung video, tas hello guys, wish nakikita nyo ako, so again, try na po natin, naglagay rin po ako ng
parang basahan para po sa tumatalsik na powder ng ano, powder ng kahoy. I wish nakikita niyo ko or bahala na. So, doon na, start up ulit natin. What the? So I think guys, putol na siya. Hindi lang siya bumagsak. Ay, babasok na pala siya ito. Ilayin natin. Ayan. So guys, mission accomplished tayo. Mission accomplished. Thank you for watching. And tsaka nga pala guys, instant nito rin naman na ako. Napansin ko lang kasi ang ganda ngayon ng background, yung cloud saka yung araw medyo nagmimix sila ng konti, kaya maganda yung lighting. So gusto ko lang ipakita again tong surroundings namin, or I'm sorry, yan pala pinaka best. So ito yung mga target ko na puno na puputulin. Yan, isa na yan. 1, 2, tapos ito 3, kasi ano siya, nakatayo pa rin siya pero wala na siyang dahon. Yan, 4, tapos ito puputulan ko na rin siya, pero hindi naman putol na putol, mga hanggang dito siguro, hanggang dito. Yan, kasi nakabend na siya eh. Pakita ko lang sandali. Yan o, nakabenda siya. Hindi siya straight. Tapos langkapan naman siya. Tapos yung mga bunga niya, napakataas. Eh, wala rin. Hindi rin maabot. Hindi rin malalagyan ng sako. Oh, ayaw lumiit. Teka nga. Yan, yan dapat yung, ano, video type. So, as you can see, nakabend yung, ano niya, yung trunk niya. So, sa, best nga ang the best advice ng the best thing na gagawin nga para bumaba yung puno is puputulan, pero hindi naman papatayin talaga kasi ano pa naman siya, itutubo pa naman siya eh. So pang-apat na yata to sa pagkakaalala ko. So ito 4, tapos yan 5, ito rin nakabend din ng mangga, isa rin yan. So puputulan natin dito sa mababa para pag nabunga siya,
parang ano rin siya, parang kind of pruning na rin siya. Yan, puputulin ko. Itong nyog, hindi ko pa alam kay mama kung anong go signal niya rito. Kasi, meron pang nakaanong dahon eh. Buhay yung dahon. Pero sabi ni mama, di rin siya sure kung ano bang gagawin dyan. So, antayin ko na lang muna. Marami kasi naputol nga. So, bali yung lupa parang namin hanggang doon pa sa dulo sa may bandang akasya. So, tsaka ko na siguro ipapakita po sa inyo. Tapos ayan. Ayan po. Yes. Mahangin. Ayan. So, ayan po guys. And sana meron po tayo natutunan. Pero huwag na lang po natutunan kasi po ano, hindi ko rin po talaga sigurado yung pinaggagawa ko rin. So ayan, ang ganda ng ano, kung nakikita nyo yung mountain. Nga-zoom ka ng konti. Yan o. Oh. Oh, yung napaka-misteryoso talaga itong mountain na to. Someday, sana ma-adventure ko yan. So again, hanggang dito po muna. So maraming salamat po ulit sa panonood at sa pagtangkilik po. At sa pag-subscribe po. And God bless po sa atin lahat. Bye-bye for now.